Sir, sa China, okay, medyo may mga strong statements po si SFA, but on Malacanang's part, how do we see po the presence of the Chinese armada in the Juan Felipe area po natin? And how do you view this in light of the arbitral ruling? Naging malinaw naman po ang mensahe ng Presidente, yung siya po yung nagsalita sa UN. Unang-una, poprotektahan po natin ang ating teritoryo. At kinukonsidera pa rin natin na bahagi ng ating teritoryo ng Juan Felipe. No? Pangalawa po, tayo po ay naninindigan sa arbitral award. At pangatlo po, tayo po ay naninindigan na ang hidwaan dito sa West Philippine Sea ay dapat maresolba sa pamamagitan po ng UN Convention on the Law of the Sea. Hindi po nagbabago ang posisyon ng ating Presidente. If they don't leave? Well, dyan po papasok naman yung issue na anong epekto ng malapit na pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China ngayon. Naniniwala po tayo sa panig ng mga magkakaibigan ay mareresolba naman po ito. Ang sabi ng China, nandoon lang yung kanilang mga mangingisda dahil daw po they were seeking refuge from bad weather. So sana po lumipas na yung bad weather. At in the spirit of friendship, inaasahan po natin na hindi mananatili doon yung mga barkong yon. Sir, may bad weather ba sa atin? Alam mo, it's not bad weather. Pero meron talagang specific areas in the West Philippine Sea na talagang matataas ang alon. Dito nga sa Pilipinas, meron yan eh. When you're crossing, going from Manila to the Visayas, may portion talaga dyan. No? Somewhere in Romblon. Kahit walang bagyo, parang stormy ang conditions dyan. No? I've passed that portion talaga siguro 3 times already. So nandoon po yung mga barko in between yung area na notorious for high tide.